Kung may bansa ngayon na laging nakadikit ang pangalan sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, ang Iran na siguro ang bansa na iyon. Ang Iran ay may malaking bahagi sa pandaigdigang kalakalan at infrastruktura. Malaki ang binibigyang role nito sa mga bansa sa gitnang silangan. Pero paano nga ba at bakit laging nasasangkot itong Iran sa mga away at kaguluhan? Maging sa mga kasalukuyang kaganapan ay laging nakadikit ang bansang ito. Yan ang ating aalamin. Bago ang lahat, bumalik muna tayo sa nakaraan kung saan naitatag itong bansa ng Iran. Nagmula ang kultura, tradisyon at mga tao sa bansang Iran dahil sa sinaunang Persya. Ang sinaunang Persya ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang kaharian sa mundo. Ito ang panahon ni Cyrus the Great na nagtatag ng Imperyong Achaemenid at nagpalaganap ng perspektibo ng pagsasama-sama ng mga lupain at kapangyarihan. Noong naglaon, pumasok na rin ang relihiyon sa kanilang bansa. Noong ika-tiyotong siglo, ang Islam ay pumasok sa Iran at nagdulot ng malalim na pagbabago. Ang mga Muslim na Arab ay nakipaglaban sa mga nasyonalistang Persyano at itinatag ang dinastiyang Umayyad at Abbasid. Sa panahong ito, sinimulan ni Shah Ismail Pierce ang dinastiyang Safavid at itinatag ang Islam na Shia bilang state religion. Nagkaroon ng malawakang pag-aaway ng mga rebolusyon sa kultura, arkitektura at pananamit. Pagkalipas ng maraming taon, nabuo ang napakaraming Arab sa gitnang silangan. Kaya naman taong 1979, sa panahon bago ang rebolusyon, lumaganap ang pag-aalboroto at protesta laban sa pagsasamantala ni Shah Mohammad Reza Pahlavi. Noong 1979, nagkaroon ng Islamic Revolution na naging dahilan upang ibagsak ang Shah at magtatag ng isang Islamic Republic sa ilalim ng pamamahala ng Ayatollah Khomeini. Itong si Khomeini ang nagtatag ng panibagong Iran, isang bansa na kilala natin sa kasalukuyan. Bansang may striktong pamumuno at may malakas na sandatahan. Ngayon tapos na natin talakayin ang kasaysayan ng bansa, alamin naman natin kung paano nasasangkot ngayon ang bansang Iran sa mga kaguluhan. Nang mabuo ang panibagong Iran, maraming mga Arab countries ang nagbigay ng suporta sa panibagong pulisiya ng bansa, hindi kasi tulad ng dati. Ngayon ang Iran ay nagpatupad ng mahigpit na pakikipagrelasyon sa mga kanluranin at maging sa Amerika. Naging matigas at palaban ang bansang Iran sa US, ito ay dahil ayaw nila na makialam ang Amerika sa mga bansang nasa gitnang silangan. Dahil sa pagkapanalo ng rebolusyon, nag-iba ang takbo ng pamumuno sa Iran. Mas lalong gumulo ang relasyon ng dalawang bansa nang lumusob ang mga estudyanteng Iranian sa US Embassy upang magprotesta. Ito ay pagbibigay suporta sa bagong rehimen ng Iran. Dahil sa nangyari, nagpataw ng mabibigat na sanctions ang Amerika na lubhang ikinagalit ng Iran. Ayon sa Iranian government, gusto nilang paalisin ang presensya ng US sa kanilang bansa upang protektahan ang kanilang mga mamamayan sa dalang panganib ng Amerika. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang dalawang bansa na humantong pa nga sa pagkamatay ng 290 Iranian noong late 90s. Ito ay noong pinabagsak ng US ang isang Iranian airliner sa Gulf. At hindi pa riyan nagtatapos dahil noong 2020, isang maimpluensyang Iranian officials ang pinapatay ng Amerika, si General Qasem Soleimani, sa isang airstrikes. Ayon sa Amerika, ito ay self-defense lamang sa mga pagbabanta at tahasang pagbomba ng Iran sa mga US Embassy at iba pang US facility sa bansa. Matapos ang pagpatay kay Soleimani, 4 na buwan ang lumipas sumiklab ang pagbomba ng Israel sa mga rebelding Hamas sa Gaza. Marami ang nagpapatunay na ang Iran ang nagbibigay suporta sa rebelding grupo. Makailang beses rin nagpakawala ng mga missiles ang Iran sa mga base ng US sa Middle East na ikinamatay pa nga ng 3 Amerikanong sundalo. Dahil dito, nangako si US Secretary of State Anthony Blinken na gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga sundalo sa banda ng Iran. Ang Iran ay naging mortal na kalaban ng Amerika sa Middle East. Nakahakot din ito pansin sa mga bansang kaaway rin ng Amerika, tulad ng Russia, China, North Korea. Ito kasing Iran
ay mahilig kumampi sa bansang alam nila na kalaban ng Amerika at mahilig makipag-away sa mga bansang kakampi rin ng Amerika. Subalit bukod sa Amerika, may isa pang bansa na nakikita ng Iran na sagabal para sa kanilang isinusulong na prinsipyo. Ito ay ang bansang Israel. Alam naman natin na noong panahon itong dalawang bansa na ito ay lubhang magkalapit at magkaibigan. Subalit dahil nga sa Iranian Revolution, nagbago ang takbo at ang dating magkakampi ay naging mortal na magkaaway. Kumbaga, kung may South Korea versus North Korea, China versus Taiwan, ito namang Iran ay may Israel. Napakahaba rin ng kasaysayan ng kanilang mga away at kaguluhan. Subalit ang pinakaugat nito ay ang pagsuporta ng Israel sa US. Nasabi ko na rin kanina na galit ang Iran sa mga bansang kaalyado ng Amerika at ito ang dahilan kung bakit mainit ang dugo nila sa Israel. Ang Israel din ay malaking banta sa Iran dahil malakas ang impluensya nito sa gitnang silangan. Gumagawa ng paraan ang Iran upang mapabagsak ang Israel. Isa na rito ang nangyayaring kaguluhan sa Gaza. Ang Hamas ay kinabibilangan ng mga rebelding Palestinian na gustong bawiin ang Jerusalem sa Israel. Pinagbobomba nila ng mga sakop ng Israel at pumatay ng napakaraming Israelita. Sa galit ng presidente ng Israel na si Benjamin Netanyahu, nagsagawa ito ng airstrike sa Gaza kung saan sinasabi na kuta ng mga rebelding Hamas. Subalit maraming mga inosente ang naipit sa giyera, marami ang sinasabing namatay kabilang ang mga bata, babae at mga inosenteng Palestinian na naging dahilan ng pagkondena ng napakaraming bansa sa Israel. Isa ang Iran sa mga nagprotesta sa ginagawang pagbomba ng Israel sa Gaza. Ayon sa kanila, ito ay isang gawain ng mga mamamatay tao at walang puso. Subalit nanindigan naman ang Israel na ito lamang ay self-defense laban sa mga rebelde at nangakong hindi ito titigil hanggang hindi nauubos ang mga kalaban. Ito ay sa kabila ng mga reklamo maging sa mismong kaalyado nilang bansa na Amerika. Nag-ugat din ang matinding away ng dalawang bansa nang pasabugin ng Israel ang isang Iranian embassy sa Damascus. Sa galit at ganti ng Iran ay nagpakawala sila ng napakaraming missiles at drones na pinalipad sa himpapawid. Sa tulong na rin ng mga bansa na kaalyado ng Israel tulad ng Amerika, France, Jordan at Saudi Arabia, ay na-intercept ang halos karamihan sa mga missiles at kaunti lamang ang naging pinsala sa bansa. Nagbanta ang Iran na kapag gumanti ang Israel ay tiyak mas malala pa ang kanilang gagawin. Pero imbis na magpasindak ay sinagot lamang ito ng Israel na tiyak gaganti sila at naghahanda na ng kanilang gagawing opensiba sa Iran. Ngayon, nahaharap sa mas malaking gulo ang dalawang bansa. Anumang oras kasi pwedeng magkaroon ng giyera at kung magkataon nanganganib ang buong gitnang silangan. Ang Iran at Saudi Arabia ay nahaharap rin sa napakaraming gulo at away. Isa rin kasi ang Saudi sa mga bansang kaalyado ng Amerika, kaya naman galit rin ang Iran sa kanila. Ang Saudi ang may pinakamaraming reserve na oil and gas sa mundo at mahalaga ang role nito sa pandaigdigang komersyo. Ang Iran ay hindi handang makipagdigma sa mismong lupain ng kanilang bansa, kaya kung mapapansin mo, simula noong natapos ang Iran-Iraq War noong 1988, never nang nagsagawa ng Iran ng pag-atake o kaguluhan na pwedeng pagsimulan sa kanilang bansa. Naging malaking epekto nito ang hirap silang makarecover sa giyera laban sa Iraq. Ang katotohanan na mas malaki ang Iran sa Iraq, subalit hindi nila magawang matalo ang bansa at nagdulot pa ng malaking pagkasira sa kanilang mga lupain. Maraming mga gulo at tensyon sa pagitan ng Iran at ibang mga bansa ay bunga ng mga pampolitika at mga pansariling interes. Maaring ito ay pang-ideolohiya, pag-aagawan ng lupain o mga mapagkukunan o hangarin na mapanatili ang kapangyarihan at impluensya. Isa rin sa mga faktor kung bakit maraming nakakaaway itong Iran ay dahil galit ito sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Isa rin sa mga dahilan ay ang mga namumuno sa Iran, ang kasalukuyang rehimen ng pamahalaan ng Iran na nakabatay sa mataas na paniniwala ng pinuno. Ito ay gumagamit ng malaking halaga ng pampolitika at militar na kapangyarihan upang mapanatili ang kapangyarihan at kontrol. Ito ay nagdudulot ng mga tensyon sa loob ng bansa
at nagpapalawak sa mga alitan sa pagitan ng Iran at mga kalapit na lugar. At ang huli ay ang pwesto ng Iran. Kung mapapansin mo sa mapa, Iran lamang ang tanging bansa na maraming kaaway sa gitnang silangan dahil sa kanilang agresibong mga gawain sa rehiyon. Maraming kalapit bansa ang tinitignan sila bilang kaaway at hindi pwedeng pagkatiwalaan. Subalit sa kabila ng mga ito, ano nga ba ang gusto talaga ng Iran? Ano ang ipinaglalaban niya? Well, isang factor dyan ang paniniwala at ideolohiya. Ang Iran ay isang Islamic Republic na pinamumunuan ng mga pinunong Shia Muslim. Ang mga tensyon at gulo ay maaaring sumulpot dahil sa mga ideolohikal sa pagitan ng mga Sunni at Shia Muslim, pati na rin ang iba pang mga grupo at etniko na may magkaibang paniniwala at interes sa rehiyon.